Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Longs muling nagbabalik. Kumusta? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat mo pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Dobling ingat tayo, no? So mega, mega love shout out sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalinga, Kuya Val at Edna Kalinga Prab, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ay, ngayong araw na ito mga sangkay, pag-usapan natin yung mga kaganapan sa ating kapaligiran dito, no? Yung mga nangyayari, na kung ano-ano mga nangyayari. Pag-usapan natin si, ano, si Andrea D. Hello, mega love shoutout sa iyo, ano, Andrea D. Hindi ako magbabash, hindi ako gagawa ng masamang reaction, wala akong gagawin dito na hindi maganda, kundi ito'y opinion ko lamang, no, kung ano yung aking napapansin, kung ano yung galing sa puso ko, nasasabihin ko, yun lang yung aking sasabihin dito, no. Alam natin na nitong mga nakarang araw si Andrea ay nagla-live. Meron siyang ano, nung umpisa meron siyang mga pinapatamaan na tao. Pero hindi pa niya pinapangalanan noon nung mga panahon na 'yon. Pero nung mga sumunod niya na ano na live ay pinangalanan na niya kung sino yung tao na kanyang tinutukoy. Ito'y kanyang kasamahan. So hindi na natin babanggitin kasi para mawala, wala naman masyado, wala tayong ano, hindi tayo ma-bash dito or whatever, kung ano man. Basta hindi na natin pangangalanan. Kayo nang bahala dyan. Siguro kung nanonood kayo sa live ni Andrea, malalaman nyo kung sino. Pansin natin, ito si Andrea ay talagang sobrang galit, sobrang sama ng kanyang loob dahil tinuring niyang best friend ito. Pero parang hindi pinahalagahan yung kanilang ano friendship, yung kanilang pagsasama. So si Andrea ay humiwalay na sa team. Wala na siya sa team Bubuli, sa team Bano. Focus siya ngayon sa team Alfonso, no. Dito may mga ano, si Andrea ay merong mga isinuwalat na medyo mga pasabog ito, no, para doon sa kanyang best friend dati. Sa kanya, sa kagabi nandoon si Andrea sa ano, kasi ang topic din ni Direct Noel sa kanyang live kagabi si Andrea tungkol sa kanyang cockroach daw. Takot daw si Andrea sa cockroach. And ako'y sobrang nagpapasalamat sa mga tao, no, sa mga kalingap na nanandoon sa live kagabi ni Direct Noel sa na welcome si Andrea, no? Walang mga pambabash. Nandoon din si Andrea. Alam ko may mga ibang grupo din na nandoon sa live ni Direk kagabi, no? Pero maganda, maganda yung naging topic ni Direk kagabi. Good vibes lang. Alam naman natin si Direk Noel sa pag nag-live yan. Pakwela yan. More on pakwela talaga. Pero meron tayong mapupulot na aral pag tayo nanood dito kay Direk Noel. Sa ganyan lang ang mukha ni Direk Noel. Siya si Adungis. Ganyan lang ang pagmumukha niya ni Direk, pero mabait yan. Siya yung kwela sa loob ng GC namin. Tapos makikita natin na may sense ang kanyang mga sinasabi at matalino ito. Kaya gaya ng sabi ko, kahit ganyan lang ang pagmumukha ni Direk Noel. Sobrang mabait na tao yan. So yun na nga, no, si ano, napag-usapan dito si si Andrea. Dito si Andrea, hinangaan ko ito siya. Hinangaan ko si Andrea kasi wala naman akong napansin mula nung umpisa, no, nung lumabas ito si Andrea. Wala naman akong naano sa, correct me if I'm wrong, no, kung meron man, wala akong napansin na bumatikos ito si Andrea sa atin ng mga reactors, sa mga kalingap, sa akin, personal sa akin, wala akong nabalitaan na
Ako'y kanyang binatikos, no? Kaya kagabi, nung nandoon sa sakin na, ano, winelcome namin siya doon sa LS ni, ano, ni Direct Noel sa. Tapos kanina nandoon din ako sa live niya. Walang masamang tinapay kung tayo nakikipagkaibigan sa tao no, na wala namang ginawang masama laban sa atin. Hinangaan ko ito siya kasi makikita natin kung paano, kung gaano ka-smart itong tao na ito. Smart si, ano, sa pananalita pa lamang niya, malalaman natin na ito'y may talino, may utak na tao. Tapos matapang. May gusto ko yung ano niya, yung pag nagsalita siya na may tapang, merong angas, no? Dito sa kanyang mga isiniwala tungkol dito sa kanyang mga kagrupo dati sa kanyang kasama na nagkakaroon ng problema pagdating lalong-lalo na dito sa ano, yung sa One Opti, no? Meron siyang isiniwala tungkol dito sa One Opti na mga kababalaghang nangyayari. Para sa akin, maganda ito na mayroong isang tao na lumabas dito, no, na isiwalat yung kung anong nangyayari kasi ang nakakaawa dito yung mga member, yung mga nagpa-member na naging agrabyado dito, no, kung ang mga members na ito walang kakayanan na magsalita para isiwalat kung ano yung ano, maganda ito na mayroong isang Andrea D na lumabas na isiniwalat kung ano yung mga nangyayari, no, kawawa. Nakakaawa yung mga, lalong-lalo na yung mga OFWs na nasa ibang bansa na pinaghirapan nila yung pera nilang yun, no? Sana ma-solve itong problemang to. Sana ma-solve nitong kabilang yung dalawang taong to na sila yung nadidiin kasi sila ngayong, ano, sila ngayong namumuno dito. Sana mabigyan ng justice itong mga OFWs na ito na medyo nadihado dito sa ano na ito. Salamat, Andrea. Ikaw yung naging boses ng mga OFWs na humihingi ng hustisya at katarungan, no? So, dito si Andrea, nakita natin kung gaano ka galit, gaano ka inis, gaano ka, kung ano yung kanyang nararamdaman, kung ano yung kanyang nasa loob ng kanyang dibdib, yung gusto niyang isiwalat, kung ano gusto niyang ibuka sa kanyang ilabas, sa kanyang bibig na ilalabas niya, no? Dito kanina at saka salamat no Andrea kanina sa ano sa live mo na pumunta ako doon, pumasok ako doon. Tama yung sinabi mo na wag mang bash pagka may pumapasok doon kasi hindi naman tayo nagdadala ng ano ng hindi magandang mga salita na inilalapag natin doon sa ano. So ang ibig sabihin lamang yan na once na pumasok kami sa mga live ng kung sino man, ibig sabihin nagsusuport lamang kami, no. Walang masamang tinapay dyan, kundi ang mag-support. Kasi nakikita naman natin na yung isang tao, wala namang ginawang masama laban sa atin. So, ayun, no. Sana kung ano pa man yung mga ano, kung ano pa man yung mga gustong isiwalat ni Andrea dito, mailabas niya, maipaalam sa publiko, para naman mabigyan ng justice yung mga taong nangangailangan ng hustisya, no. Hindi maganda, gaya ng sinabi ko, hindi pinupulot ng mga OFWs yung perang kanilang pinaghirapan dyan sa ibang bansa para lamang mapunta sa mga tao na may gustong mga hindi maganda, magandang intention para dito sa mga OFWs na ito. So maraming salamat, Andrea. Wala akong sasabihing ano, batikos or laban dito sa dalawang tao na ito na tinutukoy ni Andrea, kundi ang sa akin lamang ay sana ma-settle ng maayos to, no, para naman maging ano, maging payapa na rin ang pag-iisip ng mga tao na agrabyado ng mga ito, no. Salamat, salamat, no. At saka huwag kang mag-alala, Andrea. Alam ko medyo tumaas ang subscribers mo ngayon dahil sa isa siguro sa mga nakapagpaano dito nung kagabi yung nangyari sa ano sa live ni Direct Noel San na ikaw yung naging topic. Good luck sa iyong channel. Kasi parang namamaalam ka nung nakaraan na yung ang YouTube channel mo ay isasarado mo para magkaroon ng katahimikan. Siguro hindi magandang ano para sa akin, no. Hindi maganda na isasara mo dahil doon sa mga pangyayari, kundi tuloy lang ang laban kung meron kang dapat ipaglaban. Kita mo, maraming mga nagsusupport sa iyo.
umangat yung YouTube channel mo, yung subscribers mo, at saka yung views mo, yung viewers mo ngayon dumadami. Para sa akin, good luck sa YouTube channel mo. Ipagpatuloy, gaya ng sabi ko, ipagpatuloy kung anong laban gusto mong ipaglaban. So maraming maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. So kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam!